ang resemblance ng dalawang ito? O ano po ba yung gustong iparating ng dalawang larawang ito? Sino po yung naalala niyo? Pag-usapan po natin yung growing through temptations. Bakit ganun? Parang negative, di po ba? Growing through temptations, di po ba pag sinabi natin temptations, parang ano, pag pinakinggan to ng iba, parang, ay, ang sama naman, temptation. How come na mag-grow tayo through temptation? Di ba dapat growing through Christ? Of course. Growing through Christ, also, isa din pong way ang temptation. Para mag-grow din tayo sa ating Panginoon at sa ating pananampalataya. So, unahin po natin ang ating pong key text. Ayan. Alam ko po na kayo po ay may mga Bible dyan sa inyong harap. At basahin po natin ang Santiago 1, verse 12. Santiago chapter 1, verse 12. So, sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Mapalad ang mga taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ano daw po sabi? Mapalad. Sino yung mga mapalad? Yung mga nagtitiis daw ng tukso. Bakit naman sila mapalad? Dahil sila daw po ay ano? Tatanggap ng buhay na ipinangako sa atin ng Panginoon. So, sabi ng iba, mapalad ba yon talaga? Eh, nakakaranas na nga ng temptation. Mapalad ba yun? Eh, namomblema na nga siya, di po ba? So, panghawakan po natin itong Bible text na ito na tayo po ay mapalad kapag tayo po ay nakakaranas ng temptation dahil magkakaroon po tayo ng putong na buhay na atin pong ipinangako sa atin ng Panginoon. Ayan. Ano po bang ibig sabihin ng temptation? What does it mean? Siyempre, sabi po ng ating best friend na si Merriam-Webster, temptation is strong urge or desire. Ito yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng desire or yung mga something, it can be bad, wrong, or unwise. In other words, temptation, ito, ayan yung ginagamit ni Satan or Satan's primary weapon to destroy us. Ulitin ko po, Satan's temptation is Satan's primary weapon to destroy us. Sino sa inyo ang na-destroy na ng temptation or na-destroy na ni Satan? So commonly, meron tayong iba't ibang struggles, di po ba? Iba't ibang problema na nararanasan. And how come or it can be one of the temptations na possible na ibinibigay sa atin para ano? Para malaman natin kung gaano tayo katatag. So, what are those temptations in life? Kayo po, bilang mga kabataan, bilang may mga asawa, bilang may mga anak, bilang may mga apo, o bilang isang Kristiyano na nag-aantay sa pagdating ng ating Panginoon. What are those temptations? Pera ba? Sunod, pagkain kaya? Yan, sarap-sarap naman yan. Ano kaya yung kakainin natin? Ito ba ay magiging temptation sa inyo? Sunod, mga damit ba? Ano kaya susotin ko? Fashionable kaya ako? Or itong mga ito? O yung mga opa, ang pupogi nila, di po ba? So commonly yan yung mga iilan lang. Iilan sa mga temptations na nararanasan natin sa ating buhay. Pero syempre, kailangan balansehin natin ito. Kailangan alam natin kung ano yung positive and negative ng mga bagay na ating nararanasan. Katulad na lang po ng isang bulaklak. Kapag tiningnan nyo ang isang bulaklak, ano yung una nyo makikita? Kapag po ikaw ay isang positive thinker, ulitin ko, positive thinker, ang mapapansin mo dyan, ang ganda ng rose kahit na may tinik, di po ba? Yun yung unang mapapansin mo, yung kagandahan ng rosas kahit na may tinik siya dahil positive thinker ka. Pero kapag negative thinker ka, anong mapapansin mo? Ang ganda sana ng rose kaso may tinik.
So, ibig sabihin, hindi mo napansin yung kagandahan ng Rose. Ang una mong napansin, yung tinik niya because you are a negative thinker. Katulad po ng sa larawang ito. Oh, meron dalawa. Meron isang overweight, meron isang underweight. Sa mga tao ngayon, kapag mataba ka, sasabihin nila wala kang disiplina. Meron po akong nabasang isang libro, sabi po doon, kapag daw malaki yung tiyan mo, ibig sabihin nagpapakita ito ng walang disiplina. Ibig sabihin, hindi ka marunong mag-control. So yun yung according do sa isang libro na yon. At yun yung commonly na ibibigay ng mga tao nowadays, kapag mataba ang isang tao. Kapag naman payat na payat ka, sasabihin naman sa'yo, nagsasyabu ka ba? So, yan yung mga bagay na napapansin natin. Bigyan po natin siya ng nagiging reason ng temptations na meron tayo. It can be positive for you or it can be negative for you. So, sabi nga po, temptation simply provides the choice. Para saan daw po yung temptation? It provides choice. In other words, it depends on your choice or it depends on the people's choice. Kayo po ang bahalang pumili kung papanig ba kayo or mahuhook ba kayo sa temptation na ito or hindi. And also, always remember, sabi dyan, every time you choose to do good instead of sin, you are growing in the character of Christ. Ulitin po natin ha. Every time you choose to do good instead of sin, kapag mabuti ang iyong ginawa, in other words, kayo po ay nasa tamang landas through the character of Christ. Kahit na may temptation, pero kapag na-overcome niyo yung temptation na yon, ibig sabihin nun, nasa tamang landasin tayo at ang sinusundan natin ay si Kristo. Next. At dahil doon, meron tayong tinatawag na fruit of spirit. Kapag tayo po ay nasa landas or nasa tamang path according through Christ character, makikita po sa atin yung tinatawag na fruit of spirit. Makikita po natin to sa Bible. And i-analyze niyo po yung inyong sarili. Meron kaya ako ng mga ito? Meron ba akong love for other people? Meron ba akong joy for myself? Meron ba akong peace? Meron ba akong patience? Yan, patience is a virtue. Meron kaya akong tinatawag na goodness? Meron nga ba akong faithfulness sa ating Panginoon? Meron ba akong gentleness or kahinahunan? At syempre yung self-control. Kapag ba nagalit ako, bigla na lang ako nananapok. So, dapat meron tayong tinatawag na fruit of spirit para masabi natin na nalalagpasan natin yung mga temptation at nasusundan natin yung character of Christ. Simple as that. Now, paano? Instant ba natin itong ma-achieve? Of course, hindi po. Katulad ng isang prutas, it always matures and ripens slowly. So tayo din pong mga tao, hindi porkit narinig nyo yung message kong ito ngayon, mamaya, magagawa nyo na agad. No, it's not. So, it's a process. Meron po siyang tinatawag na dahan-dahan, may procedure. Hindi mo kailangang biglain yung sarili mo dahil gustong-gusto mong makalampas sa temptation na yun, bibiglain ko. No. Meron po siyang process. And dapat sinusunod natin yung process na yon with the help of the Lord, syempre. At para hindi rin tayo mamislead doon sa tinatawag po nating growing through temptation. Now, ganyan ba tayo? Laging nakasimangot? Ganito ba tayo na panay kaplastikan lang? Ganito ba tayo na nananalangin sa ating Panginoon? O kaya naman ganyan tayo na laging palasigaw? Ano ba tayo? Nagbabasa ba tayo ng Bible? Paano ba tayo lalago kapag nagsisinungaling tayo, katulad ni Pinokyo? Paano po ba ang gagawin natin? Magmamature po ba tayo through that temptation kapag panay self-proclaim tayo, yung tinatawag natin me first palagi? Or it's on process, or meron siyang tinatawag na pag-grow. Kailangan ikaw mismo
akyatin mo ikaw mismo, may kagustuhan ka para ma-achieve mo or ma-overcome mo yung mga temptations na iyong nararanasan. Now, sabi nga po dito, basahin po natin, character development always involves a choice and temptation provides that opportunity. Ano daw po yung temptation? Huwag daw po nating isipin na yung temptation is negative. Example, na temptation ngayon dahil nagkaroon ng baha, nagkaroon ng bagyo, yung mga bahay ay open, marami kang pwedeng kuhanin kahit hindi sa'yo. Temptation po yon. So, paano mo siya ma-overcome? Sabi po dito, character development. Madedevelop ang iyong character sa pamamagitan ng iyong choice na ibibigay bilang isang oportunidad. Kaya, pag sinabing temptation, hindi po siya negative. It's an opportunity for you to grow and for you to develop your character. It's your choice. Yan. Choice po natin ito. And of course, every time you defeat temptation, you become more like Jesus. Amen. Ibig sabihin po nun, kapag marami ka ng temptation na naranasan at marami ka rin mga temptation na nalagpasan at hanggang ngayon ay nakay Kristo ka pa din, you become more like Jesus. Amen to that. In other words, you are in a right path. You are growing through Christ. You are a son of God. Ibig sabihin po nun, malakas ang iyong pananampalataya. Hindi ka bumibitaw kahit meron ka ng mga masamang experiences, just like Job, kinuha ang lahat. Pero andun pa din, until the end, hindi siya bumitaw at nanalig pa rin siya sa ating Panginoon. And that's a way to become more like Jesus. And also, sabi nga po sa isang kasabihan, you can't claim to be good if you have never been tempted to be bad. Yan. So bilang isang tao, hindi mo masabi talaga na ikaw ay isang mabuting tao kung hindi mo nararanasan ang pagiging isang or pagkakaroon ng temptation. Question. May tao po bang hindi nakakaranas ng temptation? So, it can be meron, it can be namang wala. So, it depends. Paano nangyari yun? So, di po ba? So, you can't claim to be good if you have never been tempted to be bad. So, kapag pinili mo pa rin, kahit may temptation ka na, at pinili mo pa rin maging isang mabuting tao, you are becoming like Christ or with the character of Christ. Pero may temptation ka na, tapos mas pinili mo pa rin yung temptation na yon, nasang path tayo, di po ba? Kayo na mismo ang sumagot, kaninong character kaya yon? So, if you're good, you have the character of Christ. If you're bad, you have the character of whom? So, it's your answer. Okay. Now, sabi nga po, paano po ba natin malalaman na tayo ay nakakaranas ng temptation? Or how temptation works? First thing, is your desire. Yung mga kagustuhan natin. Example, nowadays, usong-uso, sikat na sikat yung mga bebe loves nating mga opa. Sikat na sikat sila. Yung desire mo, andoon, di po ba? At sabi nga doon, meron akong nabasa na isang quote, bibenta niya daw yung kidney niya para makapunta ng Korea, para lang makita yung kanilang mga desires, opa. So, just like that, sa tingin po ba natin, we are tempted? Of course we are. Hindi ko sinasabi na huwag tayong matuwa sa mga opa na yon. No. Kahit ako natutuwa ako sa kanila, lalo na kapag sa mga K-drama. But then, you need, tulad ng sinabi ko po kanina, you need to balance yourself if it is positive or if it is negative. Kasi sa simpleng desire lang natin, we can experience temptation. Desire natin magkaroon ng magagandang damit. Desire natin magkaroon ng magagandang bags. Desire natin na mapansin tayo ng crush natin. You're tempted, okay? So, paano mo siya ma-overcome?
So, it depends on you. So, mamaya, alamin natin yan. Second, paano mo malalaman na ikaw ay may temptation ang nararanasan bukod sa desire? Yan. Sumunod na dyan yung doubt. Kapag nakaka-experience ng problema, may Diyos ba talaga? Kapag nakakaranas ng struggle, bakit niyo ito binigay sa akin? May doubt ka na. So kapag may doubt ka sa isang bagay na meron kang pananampalataya, you are tempted. Just like now, nakaranas tayo ng bagyong Ulysses. Ang lakas ng hangin, kahit dito po sa amin, rinig na rinig yung malakas na hangin. Feeling ko nga may ipo-ipo nun eh. Tapos, nagkalat yung mga basura sa kalsada. Ang daming nabahaan, ang daming na nasirang mga establishments, especially sa iba't ibang parte ng Calabar Zone, may Maropa and so on. So ngayon, magtatanong ka, bakit ako? Bakit hinayaan ng Diyos na masira ito? Alam niya naman na ito lang yung pinagkakabuhayan ko. Bakit kinuha niya sa akin ito? Marami kang questions, di po ba? Nag-i-start sa mga questions na yon yung doubt. So if you are doubt, now, you are tempted. So, kapag pumasok na yung desire, kapag pumasok na yung doubt, nakakaranas na po tayo ng temptation. Next, ano naman yan? That is deception. Yan, maraming ganyang klaseng attitude. Ang sa harap mo, ang bait-bait. Ang dami-dami niyang sinishare sa'yo about good thoughts, about good things. Pero behind that, chinichika ka niya na pala. Behind that, tinatawag natin binabackstab ka na niya. Behind that, maraming mga deceptions na na-experience. So, in other words, you are experiencing temptation kapag meron kang mga ganitong bagay na nararanasan. And of course, the disobedience. Yan. Of course, sa ating mga Kristiyano, kahit tayo po ay may Diyos, hindi natin naiiwasan ng pagiging disobedient. But then, hindi pa po lihang lahat para tayo po ay maging obedient. Pero kapag meron kang attitude na pagiging disobedience, in other words, tanggapin mo sa sarili mo na meron kang temptation, kaya mag-isip ka ng pamamaraan para ma-overcome mo ang temptation na ito at ikaw ay maging obedient. Simple as that. Now, how? Oh, it's very important. Alam na natin kung paano nag-work o paano nakaka-experience ng temptation. Ngayon, solusyonan naman natin ang problemang ito. How to overcome temptation? Paano nga po ba? First thing, syempre, refuse to be intimidated. Huwag mo palaging itulak yung ibang tao. Huwag mong isiping palagi na yung iba ay lamang sa'yo. Sa mata po ng Diyos, tayo po ay pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, walang maliit, walang matangkad. Pantay-pantay tayo. And even you, huwag mong maliitin yung sarili mo. Nilikha ka ng Diyos, you are special. That's why, yung temptation na yon na pagiging low esteem or self-esteem, dapat no-overcome mo siya. Huwag mong isipin palagi na kasi mayaman siya, ako, mahirap ako. No, it's not that the reason. So, huwag mo palaging isipin na kasi sila edukada, ako hindi. No, it's not a reason. So, kailangan mong ma-overcome yan. Huwag mong isipin na mas maganda sila sa'yo. Dahil sa mata ng Panginoon, pantay-pantay lang po tayo. Second, paano natin ma-overcome ang temptation? Siyempre, recognize your pattern of temptation and be prepared for it. Of course, sa ating mga sarili, alam po natin kung ano yung mga temptations na nararanasan natin. Sa ating mga sarili, alam natin kung ano yung mga struggles, ano yung mga desires, ano yung mga doubts, ano yung mga deceptions, ano yung mga disobedience na nagagawa natin. So, if you have that kind of pattern, if you recognize your temptation, of course, kailangan meron kang solusyon. You need to be prepared. You need to have a solution. Kasi hindi lang yan, hindi yan dumating sa'yo nang walang solusyon. Laging merong solusyon ang Diyos. At wag mong kakalimutan na request God's help.
Lagi po tayo magdadasal. Lagi po tayo hihingi ng tulong sa Panginoon. Hindi po natin kaya ang isang problema ng tayo lang sa sarili natin. Kailangan lagi tayong humingi ng tulong sa ating Diyos. Binigay niya yon sa atin, pinaranas niya yon sa atin. Siyempre, merong ibibigay din siyang solusyon para sa atin. Request God's help always. Yan. Sa isang taong nalulunod, hindi niya kayang, ano, hindi niya kayang umakon mag-isa. So, in other words, hihingi siya ng tulong mula sa iba. So, ang pinaka-importanting tulong na ating hihingiin po ay galing sa Diyos. At ang Diyos naman ay gagamit siya ng mga taong instrumento para makatulong sa atin. So, marami tayo mga testimony about that. Marami tayo mga bagay na alam sa mga ganong klase ng kwento. Kaya alam din natin na dapat lagi lang po tayong kumakapit sa ating Panginoon. Always remember this quotation. Free cheese is always available in mousetraps. Yan. Kapag ang isang daga nakakita ng isang cheese na tempt na siya kahit alam niyang delikado, kukunin na yon for the sake na makakain siya. Huwag po sana tayong maging daga. Dapat paglabanan natin kung ano yung temptations na meron tayo dahil alam natin na behind that, tayo po ay mag-grow and we are becoming like Jesus. Next, temptation is a hard battle to fight and it's a struggle. But that's not an excuse to give in. Yes, very yes. Bakit? Yung temptation na yan, hindi yan reason para mag-give up. We have God. Andiyan po yung buhay nating Diyos. Kaya, yung mga nararanasan mong struggles, yung mga nararanasan mong problema, huwag mo yung gawing reason para hindi na magsimba. Huwag mo yung gawing reason para malayo sa Panginoon. Huwag mo yung gawing reason para humina yung pananampalataya mo. But, gawin mo yan na stepping stone para mas tumatag ang iyong pananampalataya. Gawin mo yung hagdan para ikaw ay mas lumago at mas lumapit sa ating Panginoon. And of course, the last quotation for this night, every time you defeat a temptation, you become more like Jesus. Sana po binabasa nyo ito. Ulitin ko po, very ang ganda niya para sa atin. Every time you defeat a temptation, you become more like Jesus. Kapag nakakaranas ka ng temptation, kapag natatalo mo yon, ulitin ko, you become more like Jesus. Palapit tayo ng palapit sa ating Panginoon. Kapag mas maraming temptation at mas maraming temptation tayong nalalagpasan, mas malapit po tayo sa ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, iiwan ko po ang isang katanungan na ito. What Christ-like character quality can I develop by defeating the most common temptation I face? Alam ko po tayo ay may iba't ibang temptation na nararanasan ngayon. So, kayo na po ang sumagot sa inyong mga sarili ng tanong na ito. Papaano, anong klaseng character ng Panginoon ang magiging solusyon natin? At kung gusto nating maging katulad ng magkaroon ng character ng ating Panginoon, you need to defeat that kind of temptation. Yun lamang po at happy birthday.